Paano yung nadaan ka lang sa isang lugar tapos abandonado? Papasok ka ba kahit wala kang idea? Ganito din ba kalakas ang trip mo na pasukin ito kahit mag-isa ka lang? Ano ba ang karanasan ng isang talawenyo na ating nakasabay tungkol sa isang maligno sa abandonadong baryong ito? Na kahit ang ilang silid-aralan ay inabando ng tuluyan at hindi na mapapag-aralan pa ng mga estudyante. Ano? Oh! Oh! Dito ko siya nakita ng mga kanina. Nasaan ka nun? Nasaan ka dito? Nandito ako sa sidecar. Huminto ako kasi may nakita akong tao dyan. Sabi ko, tinanong ko kung baka sakali may mga alam siya na bakal. Kasi yung lugar na to is marami talagang bakal dito nung panahon na laging. So maraming naiwan na bakal. Hanggang nalibot-libot ako. So nilapitan ko. Kasi akala ko hindi niya na ako natitinig. So palapit ako sa kanya ng palapit. Yung paningin ko sa kanya, palayo ng palayo. Palayo naman siya ng palayo. Pagdating sa side na to, grabe ka na rin po yung top down dyan sa may sinisiyo. Tapos pagbalik ko dito, wala na ako nakita. Anong itsura niya? Tao lang din, Pilipino. Tapos, alam mo, napagtanto mo, ano siya, nakalutang ba siya, naglalakad, ano, paano? Pakiramdam ko parang normal lang na, ano, pero hindi ko ma-explain yung kung bakit. Siguro paningin ko lang o ewan, pero yun talaga yung nakita ko. Habang papalapit ka, palayo naman siya ng palayo. Palayo siya ng palayo. Hanggang sa pag-alis ko din, bumalik ako, wala na ako nakita. Ito na siya guys, yung abandon na ano. Ang itabi po. So guys, itong sitio na to is abandonado na. Isa itong na-abandon na nakasama itong warehouse. At yung ibang part daw ng mga elementary. So walang something special dito, maliban na lang kung gabi talaga guys. Kaya lang, pagkagabi naman, pansin ko, walang masyadong nanonood sa inyo, parang natatakot masyado. Ano yun? Ibon? Walang something... Kasi ang delikado rin, biglang bumigay. Sayang no? Para siyang gymnasium. Ayun o, may mga ano pa. Wala, walang something special dito. Pala, ayun. Explore lang tayo guys. Hindi tayo naghanap ng bulto. Ano lang, kakaiba lang talaga yung lugar. Kasi nga, abandonado na. Ay, ang daming mga ano, mga tiles, mga gamit sa ano. Ano yan? Singit. Ang ginagamit yan? Pang fluorescent. Solar water heater? Ang dami no? Bakit naka-imbak lang dito? Kaya nga warehouse diba? Ito, ang daming tiles oh. Mga bricks. Galon, huwag kang hawak ng hawak ha. Baka may mga ahas. Sayang yung mga tiles guys, oh. Comment below pa mine. 2 piso 1 kilo. Charot. A few moments later. Ah, ibig sabihin yung kalampag niya, hindi lang siya basta-basta kalampag. Kalampag mo, bagsak yan ang kahoy. Parang kahoy na malaki. Ganun nga yung na-experience ko sa mga ano, pag pumupunta ako ng abandoned na bahay. Ay, kahit umaga, may nagkakalampag. May kumakalampag. Nagdadamo ako yan. Lagi may kalampag yan. May kumakalampag. Hindi naman hangin. Ewan ko. May doon naman sa loob. Nasa loob bata, siya kumakalampag. Binang mga bata, CR daw, hindi ko rin alam. Tapos sarado yung... Sarado man yung CR kasi. Yung ano yung kwento mo kanina, meron ditong bata na... Baka, ano?
yung nakakakita sila ng batang babae. Kailan daw? Yung mga estudyante, kailan daw? Nakarap pa man sila ng grade 3 daw. Pero dito sa tong ano na to, kung sisilipin ko na ito, ano yan? May something dyan. Ayun po kayo, wala man nila kung naramdaman yan. Wala. Tingnan natin kung may makalampag. Hindi ka natatakot pagka ganun. Saan? Baka ko lang dito. Anong ginagawa? Nagpe-pray ka na lang. Sa nukas. Dan. Okay na po. Damo ulit. Damo ulit. Ah, nagdadamo ka dyan. Ano kasi ako dito? Utility. Utility. Ikaw lang mag-isa talaga. Bakit ano? Wala kang ibang kasama. Meron akong kasama kasi nang nag-design. Siguro kaya nag-resign. Alam siya, dati lang, dito lang ako, siya lang din isa. Ano yun siya, nagmagkaing mata niya, kaya dyan din yun siya sa marami rin nga rin siyang naramdaman pag siya lang isa. Kaya nakabila talaga, daradala ko yung dalawa kong anak. Parang may ibangan ba? Ikaw lang din nga talaga, to friend kayo. Oo, dahil siyempre pati. Nang nasa malay ko lang dito isa? Oo, ako lang siya. Pero doon talaga yung sabi yung dalawa kito, ano yun dyan. Saan dyan? Yung dalawa na yan, yung sa may kubo-kubo na yan, nag-blue yung kasi niya. Ah, oo. Bye-bye na rin. Mm. Dito man ako sa dulo ng damo. Ngayon siya, sabado na hapon eh. Alas 4. Takbo sila sa akin. Sabi niya, tita. Sabi niya, may mga nagkakalampagan ba? Sabi ko, yan kayo lagi. Kaya ganyan ko ba rin na nag-aririnig. Sabi ko, yan ako, hindi nag-adam dyan. Pero anong balak dito? Titibagin na to? Titibagin daw yan. Ang ano din, ang dipin. Ito ang creepy. Masira na. Ito yung dating grade 5 tsaka grade 6 daw. Titignan mo. Wala talagang mag something na ano dyan. Ah, dito sila nakakita sa CRT. Dito nakakita doon ang bata na ano. Nakakita yung taga. Ay, ang sarap ng mangga. Oh! Buha ka nga. Walang mayari. Buha nga ako. Sarap. Mangga pala ang kinuha. Inog na ba? Magulang na? Pwede na to. No, meron no. So, ito nga guys, nandito kami ngayon sa isang sinasabing parang mistulang haunted school. Dito po sa isang sitio na soon to be, parang ano na siya, kumbaga, abandon na rin yung ibang part dito ng sitio. Meron tayo pupuntang isang warehouse dito na abandon na isa rin sa akin natatakutan at may kwento din dun sa tabing kalsada noon. Ito ang kwento niya, may kumakalabog. Kahit yung mismo nagdadamo dito, naglilinis dito, nakakarinig daw ng mga kalabog. Kahit wala namang taong iba. Kahit nga araw-araw, may nagpaparamdam nga rito. Pero ngayon, hindi ko lang na-record. Meron kami narinig na parang kalabog talaga na ano. Yung as in kalabog talaga. Tara, baka abutan tayo ng ulan. Ano nga ng bahay? Oo nga, no? Kantin, ewan. Ayun. Ah, kantin. Oo nga. Bakit ganyan? Magulo. Nag-aaral pa ba dyan? Kunti lang ang estudyante dito. Ito okay. Ito okay. For me guys, walang something special na i-cover to or i-vlog. Eh no choice tayo kasi 3 hours from Palawan. Puerto Princesa, pinuntahan ko pa ito. Kaya lang for me, hindi siya ganun ka-creepy.
dito po tayo sa isang abandonadong para siyang covenant, ano to? Para siyang rice mill or what? Nakita ko lang dito sa isang lugar dito sa Palawan. Ang creepy po niya sa labas pa lang. Gusto ko lang i-check natin yung loob kung something may explore lang natin kahit hindi naman tayo masyadong makakita ng multo. Para may mapala naman ako dito sa pagpunta ko sa Palawan, guys, kasi wala pong ibang vlog ngayon na nagawa. Eh hindi din ako nakapag-beach kasi medyo maulan ngayon sa Palawan. So ito na. Tignan natin, guys, pasukin natin sa grid. Yan siya. Ang dami ng paniki sa loob. Ang creepy. So, hindi ko pa masyadong alam ang idea. Ito yung guardhouse, tignan nyo, oh. Wala nang magbabantay. Wala akong masyadong idea kung gano'n nakatagal ito isinara. Ayan, oh, nakalagay kasi sa kanya is NFA New Convenient. Parang grain center siya. So, nandito lang siya sa tabi ng kalsada at gusto kong tignan kung meron tayong makita sa loob. Ang baho, guys. Ano yun? Pasukin natin. Kukuha lang ako ng ano, ng flashlight. Ay, ang dami. Oh, papasok ang mga paniki. Wait lang. So, dito, sa part dito, may nagpark ng mga motor. Abandon na talaga siya, guys. Dito sana maganda mag-ghost hunt, kaya lang ako lang mag-isa. Ayoko na kasi mag-ghost hunt, talaga lang ako lang mag-isa, guys. So, pasok tayo sa loob. So, bago natin pasukin to, itong pinaka, ano, nagpapasalamat ako, gusto kong mag-shoutout sa Dada's Place. Opo, dyan po sa, tawag dito, sa Port Barton, dahil po sa pagpapatuloy nila sa akin dyan. Inoperan pa nila ako ng one free nights. Thank you so much po kay Ate Dada at saka kay Kuya. Ano, nakalimutan ko pangalan ng asawa niya. Ngayon, sinabi niya rin sa akin, magtiwala ka lang, hindi ka masisiro. Pero ito, mukhang di nga talaga tayo nasiro, guys. So, okay natin. Let's go. So, ang daming paniki! OMG! Grabe, oh, tingnan nyo, oh. Ah, hindi siya paniki. Balin sa sayaw. Bird's nest. Ano? Ang dami nila, guys. Hindi sila paniki, bird's nest. Dami, no? Ang laki. Sabi-sabi po. May something. Ang laki, guys. Meron pa doon looban. Pasok tayo doon. Ang CR dito. Hindi ko alam kung talagang gift ko na ba yung malakas ang loob na kahit mag-isa ay pinapasok ko talaga ang mga bahay ng mga abandonado kahit wala akong idea. Pero dito pa lang ay parang may sumusunod nga sa akin. Pakinggang mabuti ang aking na-i-record. So, ito. Para siyang abandoned na rice mill, mga master. Pinasok natin mag-isa. Ay, narinig nyo, guys? Dinig na dinig yun. Parang ano, yabag? Eh?
Kinikilabutan ako, wala pa akong ibang kasama. Ayan. Wala akong ibang kasama. Hindi ako lang. Baka sabihin nyo may kasama ko. Tapat ko yung camera sa akin. Ayan, nakikita ba kayong kasama ko? OMG. Creepy. Ayun na, may something ano na ako. Para na akong dinuduyan. Nangilabot ako sa part na to. Siyempre, umpisa pa lang yan. Pero pakinggan nyo mabuti ang aking isa pang na-record na talagang magpakilabot sa akin. Ay, oo. Para siyang abandonadong rice mill or what? Parang dito yung ginigiling ng mga palay para maging bigas. Yun o. Yung machine. Para siya nagsarado. Pero ba't hindi nila sinara in ano, no? Oh! Oh! Yun ang bato. Kilabutan ko guys. Grabing kilabot ko. Ayan. Binato ako guys. Grabing kilabot ko. Ayan o. Ngayon ako kuling kinilabutan. Alam mo, painful ako. Pagka ganyan kinikilabutan ako guys. Ibig sabihin, effective yung effective yung ano, yung ambience sa although may nagpapark ng ano dyan, baka sa kapit-bahay lang yun. Grabe. Hi! Ate Digo! Wow! God bless po. Ito yung papunta ako ng Cebu sa likod ng departure area ay nakita ko itong si Tatay Digong. Kaya unexpected na nakita ko. At mismo sa harapan ng pinto siya lumabas. Kaya hindi ko talaga inexpect na yun nga. Isa sa pinakapaborito kong presidente na talagang tumatak sa akin itong si Tatay Digong. Kaya isinama ko rin sa vlog na ito. Dahil nung time na nakita ko siya dati sa sementeryo nung pumasyal siya, hindi ko siya masyadong lalapitan o makapagpa-picture. Pero ito yung time na natuwa talaga ako dahil nakita ko siya nang malapitan at nakapag-selfie pa ako sa kanya. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.